Kayo'y nakatutok pa rin sa Panahon TV kung may plano mag-Asian cruise kasamang pamilya o special someone, mas mababawasan ang hassle kung aalamin ang magiging lagay ng panahon. Dito sa Thailand, Malaysia at pati na rin sa Singapore, ihanda ang inyong payong dahil aasahan ang maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan at mga pagkidlat at pagkulog. Pero sa kabila ng maulang panahon, may kataasan yung temperatura sa mga nabanggit na lugar. Ito na sa pagitan ng 24 hanggang sa 34 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Myanmar, pati na sa Vietnam at Lao PDR, pangkalahatang maaliwalas na panahon pero pwede pa rin maging maulan dulot ng localized thunderstorms. Maghihanda naman ang mga residente ng Brunei dahil iiral ang maulap at maulang panahon. Samantala, dito sa Tokyo, pati na rin sa Seoul at sa Hong Kong, aasahan ang pangkalahatang maaliwalas na panahon. Enjoy na enjoy ang family vacation, lalo na kung papasyalan ang Hong Kong Disneyland. Sa Beijing at Taipei naman, magready ng payong at kapote, iiral ang maulap at maulang panahon. Dahil dito, may kababaan yung temperatura sa pagitan ng 16 hanggang sa 30 degrees Celsius. Malapit na ang tag-ulan season dito sa ating bansa. Pero alam niyo bang ang matinding pagbaha at pagguho ng lupa sa Cagayan ay nasanhi ng climate change? Alamin nito yung mga kanilang hakbang upang ito'y mabawasan. Narito ang aking ulat. Sa Cagayan Valley Region, matatagpuan ang pinakamalaki at pinakamahabang ilog sa Pilipinas. Ito ang Cagayan River na may habang 530 kilometers. Pero ayon kay Cagayan Governor Manuel Mamba, marami ng putik at barang ilog na kinakailangang tanggalin. Ito kasi ang dahilan ng pagbaha, lalo na kapag malakas ang ulan o may bagyo. Bukod sa paglilinis ng ilog, kailangan din daw alagaan ang kagubatang tumatakip sa Sierra Madre at Cordillera Mountain Ranges. Kapag kakaunti ang punong humahawak sa lupa, mas malaki ang panganib ng pagguho nito. Ito'y dahil ang ilang bahagi ng kagubatan, ginagawang taniman ng mais at mga gulay. May masamang epekto ito tulad ng land degradation o ang pagkabawas ng kalidad ng lupa, at soil erosion o ang pagguho ng lupa na sanhi ng pagbaha. Minumungkahi rin na bawasan ang paggamit ng pesticides dahil ito'y nagdudulot ng kontaminasyon sa pagkain at tubig. Ang Cagayan River dapat lang na pangalagaan. Ito ay isa sa pangunahing pinagkukunan ng pagkain mula sa pangingisda, nagsusupply ng irigasyon sa mga palayan, at pinagmumulan ng enerhiya sa pamamagitan ng Magat Dam. Para sa Panahon TV, ako si Eunice Sontayas. Isang pangunahing dahilan ng pagtindi ng climate change ay ang carbon dioxide sa atmosphere. At base sa Scripps Institution of Oceanography, panibagong record ang naitala na 415.26 parts per million na carbon dioxide sa hangin. Ayon kay Ralph Keeling, ang direktor ng nasabing institusyon, ang naging pagtaas ng level nito ay sanhi ng mga gawain ng tao at ng kalikasan. Kaya't gayon na lamang ang panawagan na ang bawat isa ay makibahagi upang ang polusyon sa hangin ay mabawasan. Ang polusyon sa hangin dagdag sa pag-init ng panahon, pero alam niyo bang ang mga pagkain ay mabilis na mapanis sa ganitong klase ng panahon? Paano ito maiiwasan? Narito ang ulat ni Trisha Garin. Pinag-iingat ng Department of Health ang publiko mula sa mga sakit na maaaring makuha sa mga pagkain, lalo pat madali itong mapanis ngayong tag-init. Ang mga pagkaing may dairy product content gaya ng gatas, butter at cheese ay ilan lamang sa mga mabilis mapanis. Ang bakterya na lactobacillus ay makikita sa mga dairy product na ito. Ang ganitong klase ng bakterya ay nagiging active at mas dumadami tuwing tag-init na nagiging dahilan ng mabilis na pagkapanis nito. Bukod dito, mabilis ding mapanis ang mga pagkain tulad ng kanin, pasta at masasarasang ulam.
makabubuting huwag paabutin ng higit na 4 oras ang mga pagkain bago ito kainin. Kung hindi pa naman ito kakainin, ilagay na lang muna ito sa refrigerator upang hindi ito agad mapanis. Kung magpapainit naman ang ulam, hanggang 3 beses lamang ito pwedeng gawin. At huwag magluto ng sobra-sobrang pagkain. Dapat alam natin kung panis na o hindi ang mga pagkain bago ito ihain sa pamilya. Kapag may mga maliliit na bula sa sabaw o sarsa ng pagkain, maaring panis na ito. Kapag nagbago ang amoy at kulay ng pagkain, huwag na itong kainin. Kung nakita nito ng amag, agad na itapon ang pagkain. Para maiwasan ang mabilis na pagkapanis ng ulam at masigurong ligtas itong kainin, maghugas muna ng kamay bago magluto at siguraduhin malinis ang lugar pati mga kagamitan ng paglulutuan. Siguraduhin ding hinugasan ng mabuti ang mga gulay at sangkap sa pagluluto. Ang laging payo ng marami, huwag magsayang ng pagkain. Pero kung hindi ito ligtas kainin, unahin ang kalusugan, huwag manghinayang at itapon agad ang pagkain. Para sa Panahon TV, ako si Trisha Green. Para naman sa mga kababayan abroad, alamin pa natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang panig ng mundo. Dito sa parte ng Rome pati na lang sa Berlin, iiral ang maulang panahon. Samantala, good weather conditions sa Madrid, Paris at pati na rin sa London. Perfect ito sa inyong pamamasyal at pagbabakasyon. Dito naman sa parte ng USA at Canada, maulan sa Alberta. Posible rin ang mga pag-ulan dito sa Ottawa at Ontario. Silipin naman natin dito sa parte ng Australia at New Zealand. Maulap ang kalangitan sa Melbourne, Australia, 12 to 17 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Sa Canberra naman at pati na sa Wellington, good weather condition. Malakas na pag-ulan ang iira sa Auckland, kaya naman ihanda ang payong o pwede magsuot ng kapote at bota para sa mga residente dito. 12 to 19 degrees Celsius ang inaasang agwat ng temperatura. Sa Asia at Middle East, sa Dubai, 27 to 38 degrees Celsius ang temperatura. Mainit rin ang panahon sa Kuwait dahil mataas ang temperaturang tutungtong sa 42 degrees Celsius. Samantala, iiral ang maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan dito sa New Delhi. 28 to 38 degrees Celsius ang kaakibat na temperatura. Diyan lamang kayo, magbabalik pa ang Panahon TV.